What's up mga idol? It's your boy Josh at nandito tayo sa bago nating episode. It's all about Jigsaw 2020. So, bago tayo magsimula, please don't forget to subscribe in my YouTube channel, JRC Motovlog, at sa aking Facebook page na JRC Motovlog. So yun nga idol, no? Ang Suzuki ay naglabas uli ng panibagong edition ng Jigsaw. So sa mga hindi nakakaalam, ang Jigsaw ay merong carb type. Yung unang-unang labas nila na unang Jigsaw na 150cc is carb type. Then naglabas sila ng isang Jigsaw na FI na. Then ngayon 2020 naglabas sila ng bagong Jigsaw, FI pa din pero naka-facelift na siya. So etong review na to guys, based to sa mga nababasa ko and sa mga napapanood ko na review sa Jigsaw FI 2020. Actually, nagkaroon ako ng Jigsaw before pero hindi pa FI. Pero isa lang masasabi ko dyan, napakasarap manakbo niyan. Yung motor na yan, napaka-pogi. Mukha siyang sports bike ang datingan niya. So, yun, simulan na natin. Magsisimula tayo sa tatlong kulay ng Jigsaw 2020. Yung Jigsaw 2020 ay merong color blue, color black, at color silver. So, dun tayo muna sa engine specifications niya. So, ang max power niya is 10.4 kW sa 8,000 RPM. Ang max torque niya is 14 Nm sa 6,000 RPM. So, ang engine type niya is 4-stroke, 1-cylinder, single overhead cam, 2-valve. So, kapag single overhead cam, pag single overhead cam ka, tipid yan sa gas. So, ang bore niya is 56 millimeters. Ang stroke niya is 62.9 millimeter. Engine displacement niya is 154.9cc. So, 0.1 na lang, eksaktong 155cc na siya. Pero, ang declaration sa kanya is 155cc dahil kapag ni-round off mo ang 154.9 is equivalent to 155. So, ang fuel system niya, fuel injected, FI, ang cooling system niya is air-cooled. So, may babanggitin lang akong konti with regards sa cooling system na air-cooled, no? Ang maganda sa air-cooled, hindi siya ma-maintenance. Hindi mo kailangan magsali ng coolant. Hindi mo kailangan laging i-check kung meron pa. Unlike sa liquid cooled, kailangan lagi kang may time para i-check yung radiator mo kung properly working siya. And then lagi mong i-check yung water level niya dun sa baso niya. So kasi ang liquid cooled kasi i-maintain mo siya, kailangan laging may coolant yan para hindi siya mag-overheat. So para sa mga taong hindi masyado ma-maintain sa motor nila, na gamit lang ng gamit, yung liquid cooled ay medyo hindi bagay sa inyo. Pero depende pa rin sa inyo yan, no? Ang advantage lang ng liquid cooled is kaya niyang mag-cool down sa mga traffic situation, no? And then mas mabilis siya mag-cool down actually kapag liquid cooled. Pero kapag air-cooled naman, ang advantage niyan is hindi siya prone sa mga tagas. Kasi liquid-cooled lang siya, kung anong humahampas na hangin sa block niya, yun yung nagpapalamig ng makina. Hindi naman siya delikado dahil matagal na technology ang air-cooled. No? Wala rin ako masabi sa air-cooled system, talagang goods yan. Basta yung langis mo is okay, nasa proper level siya. No? So, hindi ka matatakot na magkaroon ng mga tagas yung radiator mo, yung mga hose na mga pumuputok kapag sobrang init. Kasi ganyan sa liquid cooled eh. May times na katagalan, nagkakaroon ng tagas. Then, pumuputok yung hose. So, kapag air cooled ka, halos wala kang abirya sa kalsada. Hindi ka aabutan ng overheat talaga dyan. Basta sabi ko nga, nasa proper level yung langis mo ng makina. So, hindi ko naman sinasabi na pangit ang liquid cool. Actually, in-innovate na nga ng
ng mga manufacturers ngayon na liquid cooled na ang mga moto para mas mabilis mag-cool down yung engine heat. Pero sabi ko nga, mas ma-maintain yun in the long run. Hindi kagaya ng air-cooled. So, yun lang. Walang heat sa liquid-cooled na motor. Talagang para sa akin, mas okay lang. Okay lang kung air-cooled, walang problema dun. Then, yung starter niya is electric pa din. Hindi kagaya ng mga modelong motor ngayon na kagaya nung sa PCX, sa click na pag pinush start mo, hindi mo maririnig yung starter. Then, yung transmission niya is manual. Manual siya na 5-speed, guys. So, sa mga nagtatanong kung may 6-ta ang Jigsaw, guys, wala po. Hanggang 5-speed lang siya. Pero walang problema doon. For sure, matulin tong motor na to dahil Suzuki siya. Born to race talaga ang Suzuki, mga Lods. Kagaya ng Raider Fi. So, yung 5-speed okay lang, pero sana 6-speed siya. Parang Yamaha Sniper na 155 speed lang. Pero dati kasi alam, kala ko 6 speed yan, pero 5 speed lang. Pero nagwa 100 plus pa rin, 120 or 130. Mabilis yon, mabilis pa rin siya sa 5 speed. So, then sa chassis specification niya naman, ang front niya is telescopic. Then, rear niya, swing arm. Ang tire size niya, ang stock tires ng Jigsaw Fi 2020 is 100 by 80 ang front. And rear niya is 140 by 60. Tatandaan niyo yan, guys. Ayan yung stock size ng gulong ng Jigsaw. By the way, ang gulong, ang mags ng Jigsaw is 17 inch. So, hindi siya ganun kahirap hanapan ng gulong. So, ang front brake niya is single disc sa harapan. Ang preno niya sa likod is disc din. So, good yan para sa mga motor ngayon, no, na naka dual disc brake na siya. Pag sinabing dual disc brake sa harap tsaka sa likod. So, okay yun, goods yun. Kasi may mga motor tayo na ano eh, so, kagaya ng NMAX Aerox, drum brake pa rin yung likod. Pero good thing itong sa Jigsaw Fi is naka dual disc na siya, no? Then ang fuel tank capacity niya is 12 liters, so mas marami kang gas na mailalagay dito at hindi ka mamomblema sa long drive dahil hindi ka basta-basta mauubusan ng gasolina. And then by the way, speaking of gasolina, no, may nabasa ako na isang review sa Asian Market na ang Jigsaw Fi 2020 ay number one pagdating sa fuel consumption, no? Sa pinakamatipid, kung tama man yung review nila, na top 1 ang Jigsaw Fi 2020 sa Indian market sa pinakamatipid na motor. So, kung hindi man siya top 1 sa totoo na lineup, at least alam nating matipid siya. Bali, ang reading niya doon is 47 kpl. Pero siguro mas mataas pa yan, no? Depende sa driving style mo. Or 47 kpl mas mababa kung walwal mode ka. So tipid pa rin siya kahit 40 kpl yung average mo. Tipid siya. Kaya yung sa mga tao na medyo conscious sa gas consumption, okay na okay itong Jigsaw Fi 2020. Lalo na single overhead cam siya. Tipid talaga siya sa gasolina. Unlike ng GSXS 150 ng Suzuki na dual overhead cam, 4-valve. Tsaka sa GSXR na 4-valve na double overhead cams din. So, for sure, mas talagang tipid to, guys. Matutuwa kayo sa, hindi lang sa itsura na pogi, kundi sa fuel consumption niya na napakatipid. Pero huwag kayong masyado umasa na yung acceleration niya, yung torque niya, ay ganun kalakas since single overhead cam siya. Hindi kagaya ng GSX edition na 155cc. Na talagang ang lakas umalis, ang lakas dumulo dahil dual overhead cam siya. Ito single overhead cam lang, advantage tipid.
And then kung sa top speed naman, may napanood din akong video ng Jigsaw FI 2020 na kaya niyang mag 120. So, hindi ka naman tatakbo lagi ng 120 sa highway. So, ibig sabihin, kaya niya pa rin tumakbo speed ng maganda na 120 kilometers per hour. So, kung sa speed lang din feeling ko, hindi kayo masyadong mabibitin dito sa motor na to since ang FI kasi responsive yan. Responsive sa throttle yan. So, yun lang guys. Yung itong review nito is a fast review lang, no? Hindi na natin masyado So, ito pa yung mga ibang advantage ng Jigsaw FI na in-innovate nila from previous Jigsaw. So, ang itong Jigsaw FI 2020, split seat na siya. Hindi na siya yung single na yung kagaya ng mga dating edition. Ito, split seat na siya. Then, nandun pa rin yung fully digital niya na panel. Then, yung sporty LED taillight kagaya before sa mga unang Jigsaw na pogi yung taillight sa likod. And then, dinagdagan din nila to ng rear tire hugger. Before, yung mga previous edition, walang tire hugger yun. Yung ngayong Jigsaw FI 2020, may tire hugger na siyang kasama. And then, na-maintain pa rin ng Jigsaw yung dual sports niya na exhaust, no? Ito yung isa sa mga pinaka-poging part ng Jigsaw from the beginning until now. Yung dual exhaust na sporty exhaust muffler niya. So, ito, isa pang advantage ng Jigsaw, yung 7-step adjustable monoshock niya sa rear suspension. So, you can adjust the yung pag-bounce ng shock sa likod. So, lalo na yung sa mga masela na tao sa pagdating sa mga suspension, ito, maa-adjust mo siya kung gusto mong tigasan or kung gusto mong mas malambot yung play niya. Matutono mo yung rear shock niya ayon sa gusto mo. So, yung height clearance niya, yung ground clearance niya from seat level pag nakaupo siya, hindi siya ganun kataas. So, feeling ko pag 5'7 ka or mga 5'5, flat-footed ka sa motor na to. Feeling ko lang naman, pero kung mga 5 flat ka or 5'5 below, siguro medyo nakatingkayad ka lang ng konti, which is a good advantage, lalo na pag sa traffic. Kapag nakatiptoe kasi sa traffic, isa sa may tendency niyan na pag nagkamali ka ng apak mo, no, sa ground, pwedeng ma-out of balance ka. And then advantage naman pag flat-footed ka habang nakaupo sa maraya sa traffic ka, then mag-i-stop ka. Pag inapak mo yung paa mo, then flat-footed ka, makukuha mo agad yung balance and mas komportable siya sa city drive dahil doon sa mga traffic niya. Ang good advantage pa nito, itong bagong Jigsaw FI, is yung large diameter ng front fork niya. So, yung shock niya sa harap, mas malaki na yung diameter, yung bilog. So, ang advantage po niyan is maganda mag-play yung front shock. So, pagdating sa shock, sa likod, adjustable yung likod na mono. Then, yung sa harap, mas malaki yung diameter. For sure, mas maganda maglaro yung shock sa harap. Then, ang advantage din ito, itong bagong Jigsaw FI 2020, is mas malaki yung diameter ng front and rear disc brake niya. So, pag mas malaki yung diameter niya, mas malakas mag-brake. So, alam naman natin na ang pagmomotor, ang buhay ay nakadepende sa brake. So, big advantage yan, mas malaki yung diameter, mas safer ka. Hindi ko sinasabing safe ka 100% dahil sa preno, pero mas safer ka dahil mas malaki yung diameter ng disc brake niya. At ang pinaka kakaiba sa Jigsaw FI 2020, kaya nasabi ko siyang facelift, is yung headlight niya. So, itong headlight niya is may pagka-European style na siya, no? Sporty LED headlight na siya. So, naka-LED na siya, guys. Hindi na, unlike before sa mga previous FI, sa previous model ng Jigsaw na naka-bulb type. Yung ngayong 2020, naka-LED type na siya. And, mas maganda yung design ng headlight. So, may pagka-Italian touch. May pagka-Italian touch yung headlight. So, poging-pogi talaga itong Jigsaw FI.
Para sa akin, mga advantage nito, tipid sa gasolina. Yung power ng motor, yung top speed niya, napaka-okay naman kung nagwa 120 siya. Then, yung comfortability niya kapag dinadrive mo siya. So, isa yun sa mga advantages ng Gixxer Fi 2020. So, actually, nagbabalak ako bumili ng motor na to. Pero, hindi pa ngayon. Pero, yun lang guys. Short review lang to sa Gixxer Fi sa mga may own opinion lang guys. May own opinion. So, sana wala tayong maging hater dyan. Porkit hindi natin mabigay lahat ng information na gusto nyong malaman. But still, magbibigay lang ako ng konting opinion with regard dito sa Gixxer Fi 2020. So, yun lang mga idol. Ride safe always and God bless.